Dumating sa puntong inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Ayoko to eh, yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Matapos kasuhan ni Bea Alonzo ng cyber libel si Christy Permi nitong nakaraan, ay ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan naman ngayon ang nagsampa ng kapareho rin kaso laban sa manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin. Ngayong Biyernes ng umaga May 10, ay nagtungo ng Makati City Prosecutor's Office ang couple para formal na maghay ng reklamong libel laban kay Christy Permin. Ang mga larawan ay ibinahagi ng JME Entertainment reporter na si Nelson Canlas. Captions ni Nelson, former Senator Francis Kiko Pangilinan and his wife, actress Sharon Cuneta filed cyber libel charges before the Makati City Prosecutor's Office against showbiz columnist and host Christy Permin for broadcasting baseless and malicious statements regarding their personal and family affairs. Matatandaan na kamakailan lang ng ibinalita ni Christy sa kanyang online at radio program na Christy per Minute na matindi pa rin ang samaan ng loob ng mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion dahil may isinanla di umanong alahas si Casey na pamana-paman din sa kanya ng inang si Sharon Cuneta. Gayon din ang mga issue na di umano ay hindi gusto at tutol sila Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta sa napapabalitang boyfriend ni Casey na si Mike Wuthrich. Umani ng samut-saring komento mula sa mga netizens ang pagsasampa ng label case na ito ng mag-asawa laban kay Christy Permin. Komento nga ng ilan, grabe pag bumanat si Christy kay Sharon, Chris, Carla at Daniel mga paborito nila topic. Wow, in demand si Christy. Bihasa na si Christy Permin sa mga label cases. Kailan kaya siya magbabago? Sana magtanda na siya kasi literal na matanda na siya. Lagot ka Christy, mukhang sarehas ka magpapasko, Marites Pamor. But dumating sa puntong inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko. At higit sa lahat, sabi nung tatlong anak ko, mabuti akong ina. So napakasakit sa akin, napakapatong-patong. So, you know, if people pick that up, tapos talk as if they live with us, you know, and they see us, and they know what we're going through. Even my children have, you know, have suffered, and sama ng loob nila, we've been off social media, partly because of this. So, ayoko to eh, yung pwede lang, pero parang it's a message also na artista kami, pero ang dami na nakakalimot na nasasaktan din kami, di ba? Na hindi naman ninyo kami kilala, nakikita nyo lang ang trabaho namin. So, okay lang yun. I'm very, pag pinipintasan, okay lang ako, that's part of it, pero sumobra yata. What in particular triggered it this time around? Na para mag-Makati We cannot daw, sabi ng attorney. Asawa kong attorney. Ayoko naman. It's in the complaint. But most of it as last year. And early this year. Early this year. Actually, kami, since I was 18, merong nangyari na kumalat na sinulat niya nandito to. It had to do with, no one knew I was secretly married the first time. And parang she wrote na I went to the States kasi gusto kong patanggal yung baby ko. When actually, I didn't even know I was pregnant when I was married already. You know, I'm just saying, I was 18 then, I'm 58 now. It's 40 years ago. I didn't do anything. So, patong-patong na. Senator, particularly, is it the radio program, from the radio program, or from YouTube. And print sometimes. And Facebook, basta social media platforms. Na nakakarating siyempre sa amin kahit hindi.